Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Thank you.
Talik kong kaibigan. Ngunit salamat Jesus, ang imbing kong isip ay ginising. Ngayon alam ko na ako'y mahal pala. Ay tanong sa isip na naman ba ang puso, akala nang matali kong kaibigan. Ngunit salamat Jesus, ang imbing kong isip ay ginising. Ngayon alam ko na ako'y mahal pala. Pinagtiwala ang lubos upang pakainin ang kanyang mga tupa. O kay ganda ng pakiramdam, ako'y nangakong lubusan magiging mabuti niyang kasangkapan. Narito ako, aakay sa'yo. Anumang paghihirap mo, karamay mo. Huwag kang mangamba, Diyos ay ating kasama. Ang lahat ng bagay pinapangyari niya. Kapatid, tayo'y mga kapibisig sa ating pagtawid sa madawag na daang patungo sa langit. Huwag nga tayo magsisuko, huwag tayong makikilos. Manindigan, manghawak ang lubos. Narito ako, aakay sa'yo. Anumang paghihirap mo, ako'y karamay mo. Huwag kang mangamba.
kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Handa ka na ba sa shower of blessing ni Lord sa araw na ito? Tayo na po sa unang biyaya ng bagong araw, ang programang Blessed Day. Nasimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritu ang banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa Psalm chapter 89 verse 24. Pakinggan po ninyo. He will always be able to defend on my love, and I will make him strong with my power. Psalms chapter 89 verse 24. I can do all things, for God strengthens me. I shall conquer because my great almighty God fights for me. Yes, I am victorious. Success is mine to take, and God already gave them to me. I am blessed because I am a child of God. Amen. May this be your prayer today and always. Say it. May these words be in your mouth that you may do them. Faithfully walk and journey with God. Don't fall short of what He expects you to be. Diligently walk with Him. Follow Him. Be His faithful disciple. Proclaim His powerful name. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa Diyos na nagpapalakas sa akin. Ako ay magtatagumpay sapagkat ang aking dakila at makapangyarihang Diyos ay lumalaban para sa akin. Oo, ako'y tagumpay. Ang tagumpay ay sa akin na, at ito'y ibinigay sa akin ng Diyos. Pinagpala ako dahil ako'y anak ng Diyos. Amen? Maging panalangin mo nawa ito, ngayon at magpakailanman. Naway maging mga salita ito na lumalabas sa iyong bibig upang mangyari sa iyo. Sa tapat na paglakad at paglalakbay kasama ang Diyos, huwag nawang maging kulang ka sa kung ano ang inaasahan niya sa iyo. Sa masiglang paglakad na kasama niya, sundan siya, maging tapat na alagad niya, itanghal ang kanyang marangal na pangalan. Yeah.
magsasawa, ito ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko, dahil sa'yo ang buong ako. Aking panana, maging kaisa ng iyong bansa. Magdabas ang kamay, aking mayayamanin pa. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Blessed day po, Sister Jashel. Blessed day din po, Sister Eunice. At kapayapaan din po sa ating mga taga-subaybay. Welcome po muli sa panibagong episode ng pagtatanghal ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Ating pong first episode ay may title na Ang Kabanal-Banalang Pananampalataya ni Job. Sa episode na po ito ay matutuklasan po natin ang isang masayang pamilya na biglang sinubok sa kanilang pananampalataya. And we will also witness on how they will solve and face their problems. Nak, saan ka pupunta? Sobrang bilis ko ngayon dahil na marami ako nasa kaso. Sige na. Buti po napapagsabay mo lahat. Pasabay ang gawaing bahay. Wala, talagang... Mahal! Blessed day na! Ah, sige pala, Mari. Mahal! Pakitawag muna yung mga bata sa kwarto at pakisabi kay Rafael na bilisan niya maligo. Sa gayon, bago sila makapasok, ay mapanood tayo ng Blessed Day. Salamat! Hana, bakit ka na dyan? Manonood tayo ng Blessed Day. Rafael, bilisan mo dyan magbihas ha? Nakadalit na yung tatay mo. Sige. May! May! Here's what I'm going to do in the segment ngayon. Tamang-tama po kasi kailangan po namin magpasa sa subject na ng world religion. Now, starting mo lang sa Bible. Kaya lang naman naglilingkod sa'yo si Hope dahil pinagpapala mo. Di ba binigyan mo siya ng pamilya at mga ari-arian? Sasambahin ko pa kaya ni Hope kung wala na siyang nakuha sa'yo? Subukin mo ang lingkod kong si Hope. Huwag mo lamang gagalawin ang kanyang buhay. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat at pagpapala sa ating pamilya. Tama ka dyan! Panginoon, Panginoon! Kasalukuyang kami nag-aaraw.
na biglang dumating ang mga sabay. Kinuha nila ang mga baka at asno. Pinatay nilang aking mga kasamaan. Tanging ako lamang natira upang sa inyo'y magsabi. Panginoon, Panginoon, ang mga apoy sa langit ay bumagsak. At ang lahat ng mga tupa, maging ang aking mga kasamahan ay natupo sa apoy. Ako lamang po ang natira. Panginoon, Panginoon, dumating po ang mga kaldeyo at dinaong nila ang mga tupa. At pinatay din nila ang aking mga kasamahan. O Panginoon, habang ang inyong mga anak ay nagkakasiyahan, inampas po ng napakalakas na hangin ang inyong bahay at ito'y bumagsak. At lahat po ng inyong mga anak ay nangamatay. Patawad, Panginoon. Ano? Teka, bakit parang kulang tayo? Mahal, nasa si Ariela. Ah, nasa labas lang nagpaalam maglaro. Mare, si Ariela daw nahulog sa hagdanan. Ha? Oo, oh, ano? Dito, para dali! So, Ariela! Panginoon, nakita mo po kung paanong ginanap ko ang paglilingkod ko sa iyo. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Life can throw something unexpected po talaga, no, Sister Eunice? Tama ka po dyan, Sister Jashel. Kaya naman, you should always expect the unexpected po sa mundong po ito eh. Ngunit, maha pa rin po talaga ako sa pinakita ng ating kapatid na Ben, na despite all the hardships he's facing, ay patuloy pa rin po ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Kaya naman, ang lesson na makukuha po natin sa episode na ito ay Number 1, ang Panginoong Diyos ang nagkaloob, kaya ang Panginoong Diyos lamang po ang may karapatan na bawiin ang lahat ng bagay na mayroon tayo. Na lahat din po ng bagay o pangyayari sa ating buhay ay pinangyayari po ng Panginoong Diyos. Number 2, ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok ng ating dinadaanan. Kung dumating man po tayo sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay, ay lagi po tayong maging handa at palaging magpatuloy sa paglilingkod at pananampalataya sa ating Diyos. See you po! Wait lang po, sis! Uminom muna po tayo ng kape. Lumalamig na po, oh! Ay, opo nga po, sis! Tara, kape po tayo, mga kapatid at kaibigan na viewers. At dito nga po nagtatapos ang ating first episode. Kaya abangan niyo po dahil sa next episode po ay malalaman natin ang... Sis! Wait lang po! Naku, spoiler naman si sister eh. Basta po, ang payo po namin sa inyo ay maaga po kayong gumising upang makadalo po kayo sa blessed day. At sana po ay huwag niyo din po kakalimutan na i-like at i-share ang ating programa upang marami pa pong makanood dito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At maraming salamat din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama pa tayo muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na magsama-sama po tayong muli sa isang panalangin upang ipagtagubinin sa Panginoon ang panibagong araw na ito na ating pong lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa hayag na kabutihan mo sa amin, sapagkat patuloy kang gumagamit ng mga kasangkapan upang sundin ang iyong kagustuhan na maglingkod sa kapatiran at sa amin pong mga kaibigan. Alam namin, Ama, kulang at hindi sapat ang aming kakayanan,
Subalit sumasampalataya kami. Sa tulong mo at ng iyong Espiritu Santo, ginamit mo kaming kasangkapan at ang programang ito upang maramdaman ng aming kapwa ang pagmamahal mo sa kanila. At ito ay sa pamamagitan ng mga aralin na kanila pong napapakinggan, lalo na po ng mga kabataan. Nawa po, Panginoon, patuloy mong ipagpala ang kaalaman at karunungan sa amin upang ang ibang mga issues na kailangang i-address sa maraming kabataan, hindi lamang sa loob ng kabanal-banalan, kundi sa lahat ng kanilang nakakasalamuha na kabataan, ay mapakinabangan ang mabuting benepisyo nito. Hindi lamang para sa kanilang ikabubuting personal, kundi higit sa lahat, ay ma-realize nila ang pangangailangan na sila ay maakay sa tunay at tapat na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mong pagpalain, Ama, ang programang ito at lagi naming hinihiling sa iyo. Ipagpala mo sa amin ang kababaan ng kalooban na ang palaging hinahangad ay matanghal lamang ang iyong kalwalhatian. Dalangin namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!